Teacher Ching para sa panibagong araw ng pagkatuto. Halika, samahan niyo ako at tuklasin natin ang marami pang kaalaman. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin sa kindergarten? Ang ating pag-aaralan tungkol sa una, na isasakilos ang sariling kakayanan sa iba't ibang paraan. Halimbawa, pag-awit, pagsayaw, at iba pa. Ikalawa, identify the letter, number, or word that is different in a group. O, natutukoy ang letra, bilang, o salita na naiiba sa pangkat. At ang mensahe sa araw na ito ay, marami akong kayang gawin. Handa ka na ba? Kung handa ka na, tumayo ng maayos at sabayan mo akong sumayaw at kumanta. Sa panibagong araw ng pagkatuto. Magandang araw, ako si Mona. Kumusta? Ako po ulit si Monmon. Mona, naalala mo ba kung ano ang araw kahapon? Opo, teacher, kahapon ay araw ng Martes. Tama! Monmon, kung kahapon ay araw ng Martes, ano naman ang araw ngayon? Teacher, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Mahusay! Mga bata, kung kahapon ay araw ng Martes, ngayon ay Miyerkules, ano namang araw bukas? Tumpak! Bukas ay araw ng Webes.
tumayo ng maayos at sabayan mo akong sumayaw at kumanta. Tumingin ka sa langit at sa iyong paligid, ano ang napansin mo sa panahon natin ngayon? Ngayon po ay maaraw. Halika, masdan natin ang kalangitan at ating pakiramdaman ang panahon natin ngayon. Kung ikaw ay nasisilaw dahil sa liwanag na dala ni Haring Araw at opo ang sagot mo, ibig sabihin ang panahon natin ngayon ay maaraw. Kung ang sagot mo ay hindi po dahil sa madilim na kalangitan at kailangan mong gumamit ng payong para hindi mabasa, ang panahon natin ngayon ay maulan. Mga bata, kahapon ay pinag-aralan natin na ang batang kagaya ninyo ay may natatanging kakayahan, gaya ng pagsayaw, pagkanta, at pagguhit. Mga bata, ngayong araw, sama-sama natin tuklasin ang panibagong aralin. Handa na ba kayo? Ang mensahe sa araw na ito ay, marami akong kayang gawin. Maliban sa mga pinakitang larawan, ano pang ibang bagay na kaya mong gawin? Mahusay! Kaya rin gawin ng batang gaya ninyo ang pagsulat, pagbilang, at pagkilala sa mga titik o letra. Ang mga kakayahang ito ay matututuhan hindi lamang sa silid-aralan, kundi sa loob din ng ating tahanan. Handa ka na ba sa una nating gawain? Kung handa ka na, ilabas ang iyong worksheet at lapis. Mga bata, para sa unang gawain, bilugan ang naibang letra o titik sa bawat kahon. Tingnan natin sa unang kahon. Meron itong titik A, titik A, titik B, titik A, at titik A. Sa unang kahon, mga bata, alin dyan ang naibang titik? Tama, ang titik B. Para sa ikalawang kahon, kayo naman.
Natapos mo ba ang iyong gawain? Kung natapos mo ito, ipakita kila nanay o tatay o sino mang nakatatanda sa inyong tahanan. Ibahagi mo ito sa kanila ang iyong sagot. At kung nagawa mo ito, binabati kita. Mga bata, may ipapakita akong mga larawan ng mga titik na nagsisimula sa titik A, titik B, at titik C. Ngayon, alamin natin ang kanilang mga tunog. Sa titik A, ang tunog ng titik A ay araw, abukado, anim. Kayo naman. Tama. Susunod ay ang titik B. At ang tunog ng titik B ay bola, basket, baso. Kayo naman? Tama. Ngayon, at ang panguling titik ay C. Ang tunog ng titik C ay carrot, Carlota. Kayo naman. Tama. Masaya ako at nagawa niyo ng maayos ang pangalawa nating gawain. Ngayon ay maghanda para sa recess at tandaan ang sumusunod na paalala bago at pagkatapos kumain. Kumusta, mga bata? Narito ang ilang mga paalala bago tayo mag-recess. Bago kumain, ay dapat malinis ang ating mga kamay. Tandaan ang mga sumusunod na paraan sa wastong paghuhugas ng mga kamay. Pasain ang mga kamay sa malinis o dumadaloy na tubig. Kumuha ng sabon at sabunin ng mabuti ang mga kamay. Kuskusin ang mga palad at likod ng kamay. Isa-isahing kuskusin ang mga daliri, lalo na ang mga pagitan nito. Banlawa ng husto ang mga kamay gamit ang malinis o dumadaloy na tubig. Patuyuin ng husto ang mga kamay gamit ang malinis na towel o pangunas. Malinis na ang ating mga kamay. Ngayon, oras na para manalangin. Pagdikitin ang mga palad, iyoko ang mga ulo, ipikit ang mga mata, at sundan ako. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang kaloob ninyo. Salamat po sa mga pagkain na nasa aming harapan. Naway makapagbigay ito sa amin ng kalakasan araw-araw at katalinuhan sa aming pag-aaral. Amen. Tandaan ang mga sumusunod na gawain at mga alituntunin. Ligpitin ang mga gamit na pinagkainan. Itapon ang mga basura sa tamang lagayan. Paghiwalayin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Nagawa mo ba? Ngayon naman, upang mapangalagaan ang ating mga ngipin, tayo ay nagsisipilyo pagkatapos kumain. Kumuha ng isang basong tubig. Kunin ang sipilyo at hugasan ito. Lagyan ng sapat na dami ng toothpaste. Sipilyuhin ang pataas at pababa ang mga ngipin sa harap. Sipilyuhin ding mabuti ang pagitan ng mga ngipin at mga sulok ng ating gilagid. Magmumog ng mabuti at iyaking walang naiwang bula o toothpaste sa inyong bibig.
ugaliing sipilyuhin ang mga ngipin pagkatapos kumain upang maging malinis, malusog at maputi ang ating mga ngipin. Mga bata, handa na ba kayong makinig sa ating bagong kwento sa araw na ito? Bago tayo magsimula, sabayan niyo akong awitin ang edukwentuhan. Buksan ang iyong isipan, buksan ang mga mata, may kwento na naman kayong makakikinggan. Halina at makinig, mga aral ay damhin, may matututuhan sa edukwentuhan. Halina at makinig, mga aral ay damhin, may matututuhan sa edukwentuhan. Bata, gamit ang mata at tenga, samahan niyo akong panoorin ang kwentong si Mimay Manok at ang Tatlong Sisiw. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan. Magandang araw mga bata! Isang bagong kwento na naman na magmumula sa kaba ng mga kwentong pambata para sa kindergarten ang ating babasahin ngayon. Ako si Teacher Kat mula sa Maranat Elementary School, Division of Puerto Princesa City. Ang kwento natin ngayon na may content focus na Ako ay natututo sa iba, nahango sa Aralin Quarter 1, Week 3. Ito ay pinamagatang si Memay Manok at ang Tatlong Mga Sisiw. Ito ay isinulat ni Jubel T. Cahilo ng Macarascas Elementary School at iginuhit ni Catherine M. Nainge ng San Carlos Elementary School. At binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia ni Ginang Jonelyn Fondevilla. O, handa na ba kayo? Halina at makinig! Sa isla ng Tiririt, may bagong lipat na magiinang manok. Si Memay Manok at kanyang tatlong mga sisiw na sina Meme Dilaw, Momo Asul at Memo Berde. Dito na po ba tayo titira, inay? Tanong ni Meme Dilaw. Oo, anak. Mas maganda rito kaysa sa lungsod. Sagot ng ina. Isang araw, habang papunta si Memay Manok sa pamilihan para bumili ng kanilang makakain, may narinig siyang nagsisigawan at nagtatawanan. Ano kaya iyon? Tanong niya. Sa labis na pagtataka sa narinig, pumasok siya sa bukas na tarangkahan. Nakita niyang isa pala iyong paaralan. Magandang umaga po. Ako po si Kiko Conejo, ang punong guro rito. Pakilala nito kay Memay Manok. Ito po pala ang paaralan ninyo. Tumatanggap pa po ba kayo ng estudyante? Tanong ni Memay Manok. Opo, lahat po ng gustong mag-aral ay malugod po naming tinatanggap sa aming paaralan. Ani ng punong guro. Dinala ni Memay Manok ang kanyang mga anak sa paaralan. Mula ngayon, dito na kayo mag-aaral. Aniya. Sa unang araw ng tatlong sisiw sa kanilang klase, tinuruan sila ng kanilang guro kung paano isulat ang kanilang mga pangalan. Nagkaroon agad ng maraming kaibigan ang tatlong mga sisiw at tinuruan din sila ng iba't ibang talento. Masayang-masaya si Momo Asul dahil tinuruan siyang kumanta ng bago niyang kaibigan.
Si Meme Dilaw naman ay tinuruan ng bago niyang kaibigan kung paano magbilang. Isa, dalawa, tatlo. Sabay na bilang nilang magkaibigan. Lumabas naman ang silid-aralan si Memo Verde at ang kanyang kaibigan para turuan siyang gumuhit. Ang dami kong natutunan! Salamat sa tulong nila! Wika ni Memo Verde. Kaya nga, pag-uwi natin sa bahay, ituro natin sa isa't isa ang ating mga bagong natutunan. Sagot ni Momo Asul. Inay, kahit bagong lipat pa lang tayo, marami na kaming natutunan sa tulong ng aming mga bagong kaibigan. Ani Meme Dilaw. Mag-aral kayong mabuti mga anak, sabi ni Inahin Manok. Masayang nanirahan doon si Memay Manok at ang kanyang tatlong mga sisiw. At dito nagtatapos ang kwentong si Memay Manok at ang tatlong mga sisiw. Mga bata, lagi nating tatandaan na may mga taong handang tumulong sa atin para tayo ay matuto. Hanggang sa susunod pang mga kwento mula sa kwentong pambata para sa kindergarten, ito si Teacher Kat na nagsasabing hanggang sa muli, paalam! Mga bata, napanood niyo ba ng maayos ang ating kwento? Kung opo ang sagot ninyo, halika't samahan ninyo ako sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan na may kinalaman sa ating kwento. Para sa unang tanong, sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay sina Mimay Manok, Mimi Dilaw, Momo Asol at Memo Verde. Para naman sa ikalawang tanong, ano-ano ang natutuhan ng mga sisiw sa kwento? Mahusay! Ang natutuhan ng tatlong mga sisiw ay ang sumulat ng pangalan, kumanta, magbilang at gumuhit. Mga bata, halika't gamitin natin ang inyong mga masisipag na mga kamay para sa susunod na gawain. Sa gawain ito, kulayan ang puso na may naiibang bilang. Tingnan natin, sa unang puso, mayroong bilang wala. Sa ikalawang puso, mayroong bilang wala ulit. At sa ikatlong puso, mayroong bilang isa. Sa tatlong pusong inyong nakikita, alin dyan ang naiiba? Tama! Ang bilang isa. Ang tatlong puso na may bilang isa ang naiiba. Ito ang ating kulayan. Sa susunod na mga puso, kayo naman! Mga bata, bago tayo magtapos sa araw na ito, tayo muna ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro, tell me the sounds of letter A, letter B, and letter C. Laro sa araw ng Miyerkules. At ito ang pamamaraan. Una, ipapagawa ng magulang kasama ang mga kapatid kung meron sa bahay. Ikalawa, may hawak na tatlong magic wand ang magulang. Ito ay may sulat na titik A, titik B, at titik C.
Ikatlo, itatapik ng magulang ang magic wand sa bata at sasabihin ng bata ang tunog ng titik A, titik B at titik C. Naintindihan niyo ba mga bata? Mahusay! Mona, Monmon, ano ang natutuhan ninyo sa ating aralin? Natutuhan ko po na ang batang gaya ko ay may maraming kayang gawin. Gaya po ng pagbibilang, pagsusulat at pagkilala ng mga titik. Magaling! Maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga natutuhan sa araw na ito. Natutuhan natin na ang mga batang gaya ninyo ay may maraming kayang gawin tulad ng pagsulat, pagbilang, at pagkilala sa mga titik o letra. Palaging tumutok dito lang sa Puerto Princesa Dream TV kung saan kayo mag-aaral ang tunay na bida. Ako si Teacher Ching. Hanggang sa muli, paalam!